Ang kaya ang media eh. Si Kuya Daniel pwede. Hindi ito kayang bilhin ng Smartmatic. Pero yung iba, ama, sorry, I'll be frank, binibili yung media. Mm. Dito si Kuya Daniel, nung dati, di ba, in-interview muna ako rito. Oh. Bago pa yung 2016 elections, di po ba, sir? Oh. In-interview na ako niya. Ang nag-i-interview po sa akin, UNTV, GNN, pero yung mga malalaki po, I'm sorry. Kaya hindi ka nadidinig. Kaya ba? Hindi ho lumalabas yung pinapalabas namin. Alam mo, sir, paglabas ko po palagi sa hearing, ilang beses ko na ba nahuli itong COMELEC na nagsisunungaling. Meron pa nga eh, tinamper nga yung decrypted contents ng CF cards. Pinakita ko yun sa Kongreso, paglabas ko, dead ma lang yung media lahat doon. Mm-mm. As in, I'm nobody when I go out, even if ang laki na ng pinasabong ko doon sa loob ng Senado, paglabas ko, walang media na lalapit, walang magtatanong. Mm-hmm. It's only now, ngayon lang, dahil kitang-kita yung nangyari nung hearing nung Tuesday, mm-hmm. na natamimi yung COMELEC, na bulljack talaga sila. So, pero sinasabi ninyo, in spite of that, ay mukhang nadidilute na naman. It appears to be so. Oo. Kasi, like for example, ito, typical example, nag-rally po sa COMELEC nung Saturday. Nung Friday po, nag-rally po. E ano mong sabi ni Philippine Star? Mga tao daw yun ni Bongbong Marcos ang nagra-rally doon. Excuse me. Itong Philippine Star, sinungaling tong lubos na sinungaling ito. May kaibigan po ako sa Tiaong Quezon. Mga taga-biliran po yun, nandun na nakatira. Nag-travel po sila all the way from Tiaong Quezon para lang mag-rally doon sa COMELEC. Ano yung sasabihin ni Philippine Star ng mga tao yun ni Bongbong Marcos? That is intellectual dishonesty. Kung ako nga, sasabihin ko doon sa mag-rally. Pagkatapos yung mag-rally sa COMELEC, pumunta kayo sa Philippine Star, sulugin nyo yung newspaper nila. I hate that kind of reporting. I hate that kind of twisting the facts. Kaya nga ho, nadidilute yung issue dahil sobrang laki. Eto, sabi ho ng media, sir. Kinausap ako ng reporter, sabi niya, sobrang mabigat ang laban mo, sir. Sabi ko, I still have faith in the people and in God. Sabi ko, bakit? Sabi niya, sobrang laki ng PR money ng Smartmatic. And I can understand, 30 billion na ang kinita ng sindikato ito sa atin. Mm. So, I have been there, sir. So, how do you combat that? Okay, ganito po. Nung hearing ho nung Tuesday, pinatay po ng ANC yung coverage. Nung dihado na talaga yung Smartmatic, natamimi na talaga sila, pinatay yung coverage ng ANC. So anong ginawa ng mga tao? Nagalit. So kumalat yun sa social media. Now, we have a power unto ourselves na magamit natin. Yung social media against mainstream media, pwede natin gamitin yun. Mas malakas na nga ngayon. Mas malakas ang social media. Don't underestimate your power. Use your power wisely. If we collect our small voices, if we collect our small power, we can